Yan. So ito yung natanggap ninyo. Kailan nyo nga ito natanggap? Ka-taxpayer? Friday. Friday, so October 29 din. So October 29, meron ditong requirements. Ayan. So binibigyan tayo ng 15 days from receipt para gumawa tayo ng reply. So gagawa tayo ng reply within 15 days. So ang pag-uusapan natin ngayon is ano yung laman ng ating reply at paano to i-re-replyan. So yun yung ating objective sa araw na to. So ano yung problem muna natin? So ang problem natin dito is in-identify naman ng BIR. Number one problem is yung disallowed utilities due to non-substantiation. So 525,000. So isosolve natin sa araw na to yung 525,000. So pupunta ngayon tayo rito sa kanilang schedule. 525,000, nasaan ka? So utilities. So ano yung utilities dito? Hindi nila in-identify kung anong utilities to. Opo, sir. Hindi po yung problema ko. So ano ba yung inilalagay nyo sa utilities nyo? Anong item? Yun yung sagutin muna natin. So kung ako titingin nito, pag sinabing utility expense, ito yung accounting title na nakasulat sa inyong 1702 at saka audited financial statement. Yan. So yan yung yan. So ang una kong tanong is na-validate nyo ba? Kung hindi nyo makita yung account na utility expense or expense utility expenses, matetrace nyo ba yung amount nito? Itong 500 na to, 525 na yan, matetrace nyo ba yan sa either sa 1701, 1702 o sa audited financial statement? Matetrace nyo ba yon? Si opo, sir, siguro. Pero yung 525, i-check ko po kung saktong amount. So, hindi, kasi 2018 po ito. O nga. Ang objective kasi natin dito is hindi importante kung sakto o hindi sakto eh. Ang sinasabi ko dito, may problem tayo na teka, nawala yung aking ano. Ayan. May problem tayo na 525,000 utility expenses. So, regardless kung ano yung amount na nakasulat doon, kasi kung halimbawa man yung amount na 525 ay lower doon sa audited financial statement mo, eh di yun lang yung ating ipoprovide. Kung higher naman sa yung 525, eh di yung kung ano lang yung nakasulat sa financial statement mo o sa 1702, yun lang yung ipoprovide natin. So, walang hirap yun. Substantiation. So, ibig sabihin, hindi tayo nagbigay. Yun yung accusation. Okay. So, kailangan yung allegation, actually, yung gumawa nito, hindi siya gumamit ng ano eh, ng mga unusual tactics eh. So, nag-concentrate siya sa records nyo. So, ang laro na ginagawa niya ngayon is ine-estoppel ka. Ine-estoppel tayo. So, since meron lang tayong 15 days, meron tayong kailangan natin number one, i-validate natin kung meron tayong utilities expense sa ano natin, sa 1701, 1702, tsaka audited financial statement. Inire-request ko na magkaroon tayo ng yes, mga ka-taxpayer kong mahal, itutuloy ho natin itong pag-aaral tungkol ho sa mga deficiency tax assessment ng BIR na nagmumula sa notice of discrepancy
sa preliminary assessment notice, sa formal letter of demand, sa final assessment notice, sa final decision on disputed assessment, at ipaalam ko sa inyo, expose ko sa inyo yung tamang pamaraan, legal, hindi ho corrupt, at expose ko sa inyo yung proper na paggawa ng protest. Nakagawa na ho ako ng librong yan, makikita ho nyo dyan, 59 relevant protests. Iisa-isahin ko sa inyo yan, pero ipepresent ko mula doon mismo sa preliminary assessment notice. So, meron ho akong mga assessment notices na ipakikita sa inyo para maging familiar ho kayo at hindi ho kayo maloko ng dalawang klase ng tao. Yung pong mga taga-BIR, revenue officer na nagkakandak ng investigation, at ho yung mga CPAs at yung ibang consultants na nagpe-pretend na kaya kayong sagipin sa problema po ninyo. So, ito po ay exclusive lamang sa mga members ko. Kung gusto po ninyong maging member ko at ma-immerse or ma-acclimate kayo sa mga ganitong klase ng transactions na makapagbibigay ko ng hanap buhay sa inyo, please. Andiyan dyan po yung aking mga numbers, eto ho. Tsaka contact details at mga websites at tsaka yung pong aking Facebook at YouTube account. Please contactin nyo ako. Kung kayo po ay mga taxpayers at gusto ho ninyong maproteksyonan yung business po ninyo, meron ho akong tinatawag na prepaid services para ho sa mga notice of discrepancy, preliminary assessment notice, and formal letter of demand. Available ho yan. Malalaman nyo ho ang solusyon sa inyong problema. It's a prepaid services. Para naman nyo dun sa mga nagpa-practice na gustong maging ako ay maging teacher nila, mentor nila. Available din ho. Ha? So every week ho, tutulungan ko kayo. Kaya lang ho, meron tayong membership or mentorship fee na babayaran kayo in advance. With that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.